Wala sa res na parang hindi na husgahan. Pilit mong inayos ang iyong mga kasiraan. At hirap na dinanas mo nung ikay napagbintangan. Pilit na binubuhay lumipas na nakaraan. Ngunit talim ng pangil di sumugat sapagkat minulat kinagulat pagkalaglag ay nagalak. Dumami mga historyang di kontento sa sapat. Pero hindi pa rin tumigil tinodo ang pagsapa. Binahagi ang lahat kahit sinangkot sa pangkat. Niyakap inaruga mga ahas bagong balat. Para sa bayan ng sintensya ang sikmura ay gumana. Pati bayin nakalasag sa dibdib para sa hustisya. Kuya Francis, magandang gabi. Asino ba? Kuya Francis, ay ninyo. Yes. Kasi ako natatawa ako sa mga basher mo. Kanina, tatawag at nakita kanina doon sa live ko. Kaya lang eh, nasa labas ka na raw eh, sabi ng sekretary mo. Ngayon, ang suggest ko, baka yung mga basher mo, pati basher ni Presidente, eh mga sawa na sa buhay. Baka pwede ako mag-usap tayo. Ninyo. Oo. Kasi ngayon, ayoko muna silang intindihan. Pakinggan mo, ha? Oo. Ayoko muna intindihin yan dahil nakatuon na ko sa pagkulong sa mamamayang Pilipino. Oo. Sa Bitash Mindanao, napakaraming request sa aking YouTube channel at lahat eh, gusto ko suportahan. Actually, ngayong araw na to katatapos lang, ang akin namang pinamigay ay mga gatas para sa isang mahigit 100 single mom na nag-request na ang sinususunod ng kanilang anak ay tubig na dahil walang-wala na. Yeah. So natugunan ko yun. Tapos pagpadala ko ng konting bigas dyan para sa Baguio, sa dyan, bahala naman yung mga aking tao na mamigay dyan sa Baguio. Pero hindi naman pangkalahatan, konti lang naman. Anyway, ito po yung sabi ng mga lawyers ko, hinahanap lahat ng identity ng mga nagbabash sa akin. At sasampahan talaga namin ng libel, asawa ko yung magsasampa, no? Sasampahan namin ng libel, yung buong pamilya namin, ha? Pati sinanang, yung sinanay ko na sinanong rin niya. Yung nagsilang sa akin na magsasampa rin. Nagagalit niya. Lahat, identify lahat ng basher, yung lahat ng tunay na pangalan. Actually, iniisa-isa na namin dito. Hindi muna ako magbabanggit ng pangalan. Yeah. At sasampa talaga namin ng kaso. At yung naman na, screenshot naman lahat, di ba? Yes, screenshot lahat. Kasi hinahanap ang thinking tinoy doon, yung background support? Ayoko magsalita ninyo, no? Pero sabi ko ha, ito, pinag-aaralan na ng mga abogado ko. Kasi yung issue about Norman and Francis is not an issue. First, lumalaki ako, magka-issue ako, my mother called me Norman. Yeah. Okay? Yeah. My mother called me Norman hanggang sa ako'y mag-teenager. Okay? Oo. Nung ako'y magdidibo na, ang sabi ng aking ina, hindi ko kayang tiisin anak na naghihirap ka. Yep. Kailangan maging mayaman ka. Yep. So, ang ginawa niya, hindi ko dapat sabihin dito on the record. Basta sabi niya, ikaw yan. Yep. Karapatan mo yan. Yep. Mahal kita, anak kita. So, anong kasalanan ko? Pinag-aaralan, dahil ko abogado, kung ano, walang impersonator eh. Una, hindi naman ako yung nagpalit ng pangalan ko eh. Nanay ko yung nagbigay sa akin ito. Yes. So, walang issue yun. Yes. Pangalawa, wala akong criminal charge, anything. Isa lang yung kaso na hindi ko pa pinadidismiss, pero may visit order. Yung violation of RA 8050 sa Baguio, 2010 yun, dahil noong 2009, nag-humanitarian ako doon, boom, Baguio, binigyan ko ng libre optical vision, optimum eye care program. Okay. So, kinasuhan ako doon ng mga may-ari ng optical clinic ng violation of RA 8050. Ampaw na kaso kasi 500 pesos lang ang bail at kung guilty ka, ay one day ang kulong. So, ngayon, take a sick order yon. Ang sabi sa akin nung judge na nagbigay sa akin, kung
kung mag-humanitaryan ka ba, eh, wag mo munang ipag-apagura yan. Kumbaga, para hindi ka makasuhan ng design case. Dahil ultimo yung mga fiscal sa Baguio dati, eh, nabigyan ko talaga ng libreng salami sa Mara. Which is kaya tuloy-tuloy yun. So, yun lang yung sinasabing pending warrant, pero wala, may visit order yun. Oh. Pangalawa, yung Norman, wala namang kaso yun eh. Wala rin kaso, kahit saan. Kahit kalkalin nila yan, wala silang makikita any criminal activity ko. Yeah. So, tangina, dapat kinasuhan na nila ako. Hindi naman ako nagtatagol. Langtara naman ako. Kaibigan, nakikihalubilo nga ako sa mga kapulisan. Yes. Ha? Yeah, yeah. Pero itong ginawa nila na apektuhan yung aking pamilya, eh yung lawyer ko na nakakaalam dyan. Mm-hmm. Yan. Talagang ano, hihingan ko talaga ng libel yan. Ilan libel ko sila? Million? Ano? 100 million per head? Hindi. Yun talaga. 100 million talaga libel na isasap pa kong kaso dyan. Oh, ilan libel ko sila? Ang magandahin sila sa pantalon nila. Oh. Pero hindi muna ako magkabanggit ng pangalan. Tulad yan, para hindi makapag-prepare. Katulad ng mga sinabi ko, lahat ng nanira sa akin, kakasuhan yan. Kaya lang napakaraming fake account ninyo eh. Yes, oo. Oh. Itinetrace na nga namin yung mga fake account. Talagang hindi matay. Yes. Alam mo? Oh. Ito ninyo, po, meron ng isa na taga nasa Italy, OFW. Ewan ko kung napanood ko rin. Ayoko magbanggit ng pangalan ninyo, no? Kung saka, pakrimba lang Italy para Thailand din siya doon. Hindi, may isang, actually, may fake na Marcos doon sa Italy, ninyo. Oo. Yun talaga mga walang iya. At nasa akin yung mga record na talagang nanghingi sila ng pera. At nasa akin. May sulat na akong pinadala kay Beth na sabi ko, Beth, tignan mo nga ito. Mukhang ito, ginagamit yung pangalan ng mga Marcoses para manghingi ng pera sa mga OFW. Ayan. Yeah. Pero ako, hindi nyo, I never asked any centavos from OFW. Yeah. Oh. Kuya, from any home or from anyone. Ititatanong ko siguro, makasagot mo naman ito. Nagkaka-text na ba kayo ni Madam Imelda sa mga nangyayari ngayon na magagandang ginagawa mo? Meron bang nang feedback from ko sa family? Ayoko magsalita ba? Oo. Uy, ito, aminin naman natin hindi. Kung kahit na hindi ka totoong Marcos, ang nangyayari publicity sa kanila rin napupunta. Di ba? Sana nga, hindi na lang ako Marcos, para solo ko na lang yung publicity, di ba? Eh kasi, magpolitiko. Ang katawasan na lang yung nabang sabihin mo eh. Ang ibig ko sa siyang ipilito mo eh. Eh, hindi ko kakasalanan eh. Nanay ko naman bibigyan ng kasalanan. Ito nga yung sinasabi ko. Sana hindi na lang ako naging Marcos. Para, sana ang apilito ko na lang Barzaga. Para at least sinolo. Sinolo yung publicity. Lalo na, nagkalete tayo dyan. What I mean is, sana ang apelyido ko na lang Barzaga, o Mangusin na lang sana, or Angusin na lang sana. Mm. Di sana solo-solo ko yung publicity ngayon, para sakali man, pagtakbo ko ng senador. Sarili kong apelyido at sarili kong ibang pangalan na wala akong kaparehos, di ba? Yes. Pero hindi nga ganun mo ko niya. Pagtakbo mong senador, tatakbo ka nga pag senador. Ako, wala akong plano dyan. Wala akong plano para mag-jogging siguro. Maaari siguro, jogging. Kasi alam ko, talagang ayaw mo sa politika eh. Ayaw mo pumapit. Wala, ayaw ko dyan. Wala akong plano dyan. Kahit na anong gawin nila, hindi ako, wala akong pakialam sa politika. Yun ang sinasabi ko ninyo, no? Okay, kuya. Buti pa, sana, kung ako'y may plano sa pamumulitika, sana naman, sana Antonio na lang ang dinamig ko, di ba? Para wala pa akong kinakaharap na mga ganitong issue. Sana nga, mangusin na lang, ha? Mm. Ang problema, pati yung mga nananahimik na mangusin na dadamay. Sabi ko nga, kuya, hindi ko gusto kung bakit ako to. Kasi ito yung binigay ng aking ina, eh. Anong gagawin ko? Yama. Ngayon, kung yung nanay ko, may connection sa first family, eh hindi ko problema yon. At hindi ko na problema yon at hindi ko yun nalalaman. Nagets mo? Yeah. Ngayon,
So yung mga abogado ko ngayon, nagre-ready na. Talagang yung mga original na account, talagang hinahanap nila. Ayaw ko lang magsabi, ha? Yeah, pero marami kasi puro fake account eh, ang hindi talaga matrace. Pero ito, doon naman sa mga original na account, mga sututaman na ngayon, duwag naman yan, nagtataas sa ibang pangalan eh. Label talaga, kakasuhan ng label. Kasi, at the first place, tinamin ko naman, Norman and Francis is the same person. Pero, may mga kasing, alam mo yung naalala mo ninyo nung mga unang panahon na yung look-alike sa passport? Yeah. Look-alike, hindi ko na alam, parang na-trace ko, parang yung Norman yata, nagamit yata yung pangalan yan na yun para makapag-abroad. Okay? Pero hindi ko siya kasi yung ginamit eh. Never ko na ginamit yun eh. Never ko na palagyan ng ID picture yun eh. Nagets mo? Yeah. Never, walang ID yun. Parang nagamit yata pag-abroad. Pero nung ginamit yung pangalan niya, I was 16 years old yata eh. Parang something like that. O I was 16, 17. So, hindi relevant. But it's okay. Pero at the end of the day, Norman, yung Norman, wala talagang walang kaso partner eh. Ako nga yung nakasuhan eh. Tatlo nga yung kaso ko. Dalawang binde, dalawang acquitted eh. Puro acquitted eh. Ayun. Sige, sana bago tayo matapos sa pag-uusap, ano ang nababasa mo ba yung mga komento ng mga tao na puro pinagtatanggol ka? Ano ang gusto mong iparating kanila? Kasi sinabi ko sa kanila, nagpapasalamat siya. Ngayon, ano gusto mong iparating sa mga tao? Katulad ng naipangako ko, eto kasi ninyo, maraming gusto mag-donate ng pera sa akin, no? Ayoko. Katulad ng nga ipangako ko, kaya ako ito ginagawa, para gisingin yung mga natutulog nating mayayaman na kababayan, natulungan natin yung ating mga kababayan. Hindi lang naman yung kababayan natin na natutulungan natin, pati yung republika natin. Okay. Ninyo, today, the government is immobilized. There is no income coming to the government because full lockdown. Yes. Now, alam mo yung tao, pag namatay sa gutom niya, pati si pasasalubungin yan. Yung ginagawa ko para maisan lang yung gutom nila sa loob ng isang araw para hindi nila gawin yung mga bagay na hindi maganda. Nagets po? Kaya ini-encourage ko lahat eh. Eh ang problema dito sa pag-encourage ko, ang daming tinamaan. So maraming na, alam mo yung maraming galit sa akin. But ang masasabi ko sa ating mga kababayan, katulad ng pinangako ko, hanggat ako humihinga, ang kahuli-huli ang laman ng aking palatigasa na ibibigay ko. May kabuhayan kaming konti sa Japan. Siguro kung mauubos lahat kung nasa Pilipinas, uuwi ako ng Japan, mabubuhay naman siguro ako doon. Yeah. Kapag na sa akin yung mahipo o yung puso ng ating maumayan, yun lang. Ulitin ko, ayoko mapolitika. At ito na matindi rito. Lahat ng mga basher na yan, ito, iniisa-isa ko yan. Ini-screenshot lahat ng masasamang word nila sa akin. At maghaharap kami sa korte kung ano yung kung anong paninira at yung namang reklamo against me eh kung meron man eh haharapin din namin. Yeah. Kuya, maraming salamat kayo Leo sa time ha. Maraming salamat din niyo at nga pala na parang hindi nahusgahan. Pilit mong inayos ang iyong mga kasiraan. At hirap na dinanas mo nung ika'y napagbintangan. Pilit na binubuhay, lumipas na nakaraan. Ngunit talim ng pangil di sumugat sapagkat minulat, kinagulat, pagkalaglag ay nagalak. Dumami mga historyang di kontento sa sapat, pero hindi pa rin tumigil, tinodo ang pagsapa. Binahagi ang lahat kahit sinangkot sa pangkat. Niyakap, inaruga, mga ahas bagong balat. Para sa bayan ng sintensya, ang sikmura ay gumana. Pati bayin nakalasag sa dibdib para sa hustisya.